Oh, welcome to my channel, The Praying Mom. There is power in your prayer. Bago tayo magpatuloy, kaibigan, I encourage you to like, share, and subscribe to my channel. At kung ikaw ay may mga kabigatan sa buhay, may mga problema ka, at hindi mo alam kung saan ka pupunta, I encourage you, kaibigan, isulat mo lang sa baba ang iyong mga kahilingan at sasamahan kita sa pagdulog sa iyong mga panalangin. Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Pinapahimlay niya ako sa luntiang pastulan at inaakay niya sa tahimik na batisan. Pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Dumaan man ako sa madilim na libis ng kamatayan, wala akong katatakutan, pagkat ikay aking kaagapay, ang tungkod mo at pamalo, aking gabay at sanggalang. Ipinaghahanda mo ako ng salo-salo na nakikita pa nitong mga kalaban ko. Sa aking ulo, langis ay ibinubuhos. Sa aking saro, pagpapalay, lubos-lubos. Kabutihan at pag-ibig mo, sa aking di magkukulang. Siyang makakasama ko habang ako'y nabubuhay at magpakailanmay sa bahay ni Yahweh, mananahan. Awit 23. Humingi kayo at kayo'y bibigyan. Humanap kayo at kayo'y makakatagpo. Kumato kayo at kayo'y pagbubuksan, sapagkat ang bawat humihingi ay tatanggap, ang bawat humahanap ay makakatagpo, at ang bawat kumakatok ay pagbubuksan. Bibigyan ba ninyo ng bato ang inyong anak kapag siya humihingi ng tinapay? Bibigyan ba ninyo siya ng ahas kapag siya humihingi ng isda? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong ama na nasa langit? Bibigyan niya ng mabubuting bagay ang sinumang humihingi sa kanya. Mateo, Kabanatang 7, mga talatang 7 hanggang 11. Ikaw ba ay may mga pangangailangan sa iyong buhay? Ang awit 23 na ating binasa kanina, ito ay patungkol sa provision ng Diyos. Ano ba ang iyong pangangailangan sa mga sandaling ito? Nangangailangan ka ba ng trabaho? Nangangailangan ka ba ng pagkakakitaan mo? Nangangailangan ka ba ng kagalingan ng mga karamdaman mo? Naghahanap ka ba ng kapayapaan ng puso at isipan? Nangangailangan ka ba ng perang pambayad sa utang mo, pambayad sa renta mo, tubig, at sa pang-araw-araw na pangangailangan mo? Ang sabi ni David na siyang nagsulat ng Awit 23, sinabi niya dito, ang Diyos ang aking pastol, hindi ako mangangailangan. Ang ibig sabihin dito ni David, na kapag ikaw, kapag ginawa mong pastol ang Diyos sa iyong buhay, siya ang mangunguna sa iyo. Siya ang mangunguna sa buhay mo. Kung pag-aaralan natin ang buhay ng isang pastol at mga tupa, ang pastol, iniingatan niya ang kanyang mga tupa at siya ang nangunguna sa mga ito. Tinuturo ng pastol at dinadala niya ang kanyang mga tupa sa sariwang pastulan at sa malinis at tahimik na batisan. Kaibigan, kung gagawin mong pastol ang Diyos sa iyong buhay, gagawin niya rin ito sa iyo. Hindi kanya pababayaan at hindi kanya pagkukulangin. Sapagkat kung si Jesus ang magiging pastol ng iyong buhay, ituturo niya sa iyo ang masaganang pastulan at ang malinis na batisan. At kung babasahin natin, kaibigan, ang mga sumusunod pang talata, ang sabi rito sa verse 4, oo, bagaman ako'y lumalakad
Sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakutang kasamaan sapagkat ikaw ay suma sa akin. Ang iyong pamalo at ang iyong tungkod ay nagsisialiw sa akin. Ang ibig sabihin ito, kaibigan, hindi lang provision, hindi lang pangangailangan mo ang kayang ibigay ng Diyos sa'yo, kundi andun ang protection niya sa buhay mo. Kahit na makaharap ka sa kamatayan o anumang uring problema sa buhay mo, hindi ka makakadama ng pagkatakot sapagkat alam mo na ang Diyos ay kasama mo. Kaya sa mga sandaling ito, kaibigan, kung ikaw at ang iyong pamilya o mga mahal mo sa buhay ay dumaranas ng kakulangan sa mga sandaling ito, inaanyayahan kita na samahan mo kong manalangin. At sa pananalangin mo, kaibigan, alalahanin mo na kapag si Hesukristo ang ginawa mong pastol ng buhay mo, siya ang mangangalaga sa iyo, siya ang magbibigay sa iyo ng paraan upang mahanap mo ang mga provision na kailangan mo. Sa mga sandaling ito, kaibigan, inaanyayahan kita, samahan mo ko na manalangin sa paanan ng Diyos. Manalangin tayo. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli nagpapasalamat kami sa iyo, sa iyong salita na aming napag-aralan sa mga sandaling ito. Maraming salamat sa iyo sapagkat ikaw ang aming dakilang pastol. Ikaw ang mangunguna sa aming mga buhay. Marami pong salamat, Panginoon, sapagkat dadalhin mo kami sa sariwang pastulan, sa malinis at tahimik na batisan. Marami pong salamat, O Diyos Ama, sa salita mo sa aklat ng Hebreo 13 verse 5. Ikaw ang nagsabi, ikaw ang nangako na hindi mo kami iiwanan at hindi mo kami pababayaan. Panginoon, sa mga sandaling ito, tinataas ko po sa iyo ang lahat ng mga taong nakikinig sa akin sa mga sandaling ito. Father God, kilala mo po sila. Alam mo ang mga pinagdadaanan nila sa buhay. At sinabi mo sa iyong salita na bago pa kami humingi sa iyo, bago pa kami manalangin sa iyo, alam mo na ang aming mga pangangailangan. Panginoon, sa mga sandaling ito, bigyan niyo po, Panginoon, ng pagkain, ng pera, trabaho, kagalingan, kapayapaan ng puso at kaisipan, ng kalakasan ng loob, ng tibay, ng pananampalataya. Panginoon, kalakasan ang mga taong nakikinig sa akin, Panginoon. Alam mo ang kanilang mga dinadala. Alam mo ang kanilang mga pasanin. Panginoon, dalangin ko na patunayan mo sa kanila na ikaw ay buhay na Diyos, na ang mga salita mo ay totoo, Panginoon, na ikaw ay Diyos na tapat sa iyong mga salita. Panginoon, sinabi mo sa aklat ni Job, chapter 38, verse 41, na ikaw ang nagbibigay ng pagkain sa mga ibon, sa mga tao, sa mga hayop, mga nilalang mo na umiiyak sa iyo, Panginoon. Ikaw rin ang nagbibigay sa kanila ng pagkain. Panginoon, dalangin ko, ikaw nga po ang magbigay ng lahat ng aming mga pangangailangan. Buksan mo ang durungawa ng langit, Panginoon, at ibuhos mo po sa kanila ang masaganang pagpapala na nagmumula sa iyo. O Panginoon, marami pong salamat. Maraming pong salamat sa provision mo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil walang imposible sa iyo. Lahat ng bagay ay posible sa iyo. Panginoon, marami pong salamat. Pinagkakatiwala ko ang lahat ng bagay sa iyong mga kamay. Salamat, Panginoon, sapagkat alam ko na habang kami lumalapit sa iyo, habang kami tumatawag sa iyo, may kinakatukan ng mga tao, may kinakatukan ng puso at may inihipo ka ng mga tao upang gamitin mo, upang pagpalain mo ang mga taong nakikinig sa araw na to. Marami pong salamat sa iyo, Panginoon. Maraming pong salamat. Pinupuri kita. Pinapasalamatan kita. Sa iyo ang lahat ng papuri, lahat ng kapurihan at pasasalamat. Sa dakilang pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Muli, kaibigan, maraming salamat sa pagsama mo dito sa The Praying Mom. Katulad ng palagi kong sinasabi sa iyo, huwag na huwag kang magsasawa sa pagkatok sa Diyos, sa paghanap sa mukha ng Diyos, at huwag na huwag kang hihinto sa pananalangin sa Diyos.
Sapagkat habang nananalangin ka, may ginagawa ang Diyos para sa iyo. Sapagkat malaki ang nagagawa ng panalangin, may pananampalataya. Maraming salamat muli, nawa ang pagpapala ng Diyos, ang kanyang masaganang biyaya, pag-ibig at kapayapaan ay sumayo sa buong linggong ito at sa iyong buong pamilya. Thank you so much and may the Lord bless you. Amen.